So, good guys, this is Migs, and ngayon, mag-vlog naman tayo. So, ito project namin, isa itong crane control room para sa mga jeep crane doon sa port. Ito ilalabas namin, dadalhin sa pending area. So, medyo mahirap kasi malaki ito. 10 meters yung kanyang haba, lapad. At saka yung haba niya is 15 meters, saka yung taas niya is 6 meters. So, sa paglabas is gagamitan pa talaga namin na isang trailer at saka isang special transporter na remote control na karugtong sa likod kasi mahaba siya. So kung paano na yan namin ginawa, so ipapakita kasi. So ito yun, ilalabas na namin at pinatong namin sa dalawang apat na H-beam, 12 meters na H-beam para suporta sa weight niya kasi malaki nga. So dito sa taas, ayan, ginamitan na namin ng dalawang crane. Yung pag-angat niya. So dito rin sa ilalim, nilagyan namin ng support kamalong, tigda dalawahan bawat gilid. So apat na gilid to. Kasi yung gitna niya, no, bakante yan. No? Nasa dulo yung transporter nilagay namin. So mahirap guys kasi yung front ng company namin is ayan, no, palusong. So ingat lang talaga. So ito, ano, kunting pagkakamali lang, kabig ng manubela, pwedeng tumagilid yung karga namin na yan. Kasi hindi sa airplane. So, shoutout sa mga kabakal natin gumagawa nito. Ayan. Kadalasan yung taga-Balampan yan, kasama ko dito. So, dahan-dahan lang talaga. Ayan. Yan. So okay, nakalabas. Ayan. So yan, okay, walang problema na nakalagpas na siya sa ano. So sa bandang yung palusong. Yun. Pero dahan-dahan pa rin kasi yung nasa likod isa re-remote yun eh. Kailangan yung takbo nila is parehas. Yan. So ayun, dito yan pipwesto kasi dito yan pipwinturahan kasi malaki. Hindi pwede doon sa pinting area doon sa likod ng company namin. So dito na lang siya pipinturahan. So dalawang crane ang magbuhat. So iaangat siya konti para ano, makalabas yung trailer tsaka yung transporter na nasa likod. Yan. Yan. So ganyan kahaba yung ginamit namin yan. Ayan. So, ganyan lang siya. So lalagyan namin ngayon ng ano, ng die para may gap siya sa ground. Yan, papatong siya para mapinturahan din yung sa baba, sa bandang baba.
So kailangan ng signal kasi para yung dalawang crane is sabay siyang bababa. Yan. Okay. So yan na, tapos na yung pag-transport namin. So yan. So ito yan, ganito yan sa ilalim. Yan. Ito yung parang yung control room ng ano, parang opisina na rin sa operator ng jeep crane sa ano, sa port nila lalagay. Pero ito malaki to, guys, kasi kadalasan yung mga jeep crane, yung mga control room nila is maliit. Pero ito malaki. So ayan, guys, na-share ko sa inyo yung kung paano mag-transport ng mga malalaking structure, anong mga gagawin, mga safety na pamaraan. So thank you for watching. Until next, and just be positive and always think that the virus can do what it can do. Abus.